I'm really sorry, guys. Ayaw talaga iirong ni Mama yung kaso at si Dad ayaw din yung mangyalam. Let's just hope na nandito nga talaga yung Loki ng Mommy and Daddy. Dito tayo tinuturo ng app. Teka, accurate ba yung app na yan? Sigurado ka ba sa ginawa mo? Kinanap ko yung mukha ni Jason mula sa kuha ng CCTV. Pinaste ko sa face detection app. Searching information. Oh, Jason Arcadio. Dito talaga tayo tinuturo ng app. Kung nandito yun, tatawag agad tayo ng polis. Wait, if he has all the money, then why hide here? Para di obvious na madami siyang pera. Oh my gosh! Para may protectors na goons? If that's the case, then it's not safe here. Kung ayaw niya, ako na lang. Cheers! Senior, mag-drive ka pa. Oh, mamangyaw ka pala eh. Sino sasabi ng tangin niya? Ako na lang po. Leo, pwede ka na bang uminom? Namimilit kayo eh. Lisa, ganun. Hindi kami namimilit. Kung ayaw nyo dahil iniisip nyo marami itong baso. Yeah! Yun! Yung tangin pa! Tangin pa rin. O, ikaw din, bro! Maya-maya, ahanapin natin yung sinasabi yung Jordan na yan. Hindi makakaligtas sa atin yung Jordan na yan. Jason ho. Yun nga. Busin nyo muna yung mga laman ng baso nyo. Mamaya, susuyuin rin natin yung mga bahay dito. Tagay, tagay! Tagay, akala ko ba nandito yung Jason? Ako ba nagsabi nandito siya? Hello! Ikaw kaya? Wala na. Wala na talaga siya dito for sure. No, I mean yung kotse ko, wala na! Bago akong nadi-discover sa'yo. It makes me love you even more. Uwan na akong bulahin. Ito na nga, oh. I'm yours. So, kaya pala winave ni Richie lahat ng professional fees niya, no? Dahil tinulungan mo siya dati. Sobrang nagalit din sa akin yun. Alam mo bang ako pa yung tumawag sa rehab para matulungan siya? Si Tito Fred kasi sinukuan na siya eh. Yung dad niya. Parang si dad. Sa tingin mo may chance ba? Sana. Hindi ko in-expect na yan ang isasagot mo. Noong nagkaayos kami ni Dad, lahat ng bigat sa kalooban ko, parang biglaan lang nawala. Sarap pala sa paramdam na yung taong buong buhay mo disappointed sa'yo, makukuha mo yung kalooban. Sayang lang, hindi nagtagal. Pag natapos tong kasong to, marirealize ng daddy mo na mali siya na husgahan ako. At ang buong pamilya ko. Tapos, babalik na rin ang tiwala niya sa'yo. Sana nga. Gusto naman kitang bigyan rin ng tahimik na buhay. Gusto ko maging masaya ka. Ikaw, yung pamilya mo, tsaka yung pamilyang bubuin natin. You're being hard on Andre. Really taught him resilience. Tinan mo naman. No matter how many times he falls, bumabangon pa rin. And he will fall. Again. Hihilay siya bababaw ng kamilyan. And then he's going to realize that he was such a fool. Is that what you wanted all along? Na gumapang si Andre pabalik sa'yo. Asking for your forgiveness, admitting
na nagkamali siya. Dati naiisip ko, mahal kaya ni Emilio ang anak niya? Ngayon, kitang-kita ko na. In your twisted way, you love Andre. You just don't want him to be happy without you. Or to succeed on his own para hindi ka niya iwan. Now you want him to fail again para bumalik siya sa'yo. Sorry, Ate Camille. Ikaw yung tinawagan namin. Ayaw kasi namin tumagtag sa problema ng mommy and daddy. Pwede bang huwag nyo nang sabihin sa kanila? Gusto bang naman namin makatulong? Sigurado akong sobrang magagalit si mommy and dad sa akin. Pero Kuya Andre, I really hope you understand. Ang importante, walang nasaktan sa inyo. Walang CCTV sa main road na malapit sa area. Pero inalerto na namin ang mga kalapit na presinto. Yung taong hinahap namin, sir, si Jester Arcadio, wala ba kayong klo kung saan siya nagtatago? Jamie, ginagawa na ng paraan ng mga magulang mo ang problema. Kayong dalawa, hindi nyo na kailangan ma-involve dito. Tama na. Hindi kami pwede hindi ma-involve dito, Ate Kams. Gaaway na sila mommy at daddy. Kapag hindi kasi na-solve agad to, baka lalong lumalay away ni mommy at daddy. Baka mag-iwalay sila. At ayoko mangyari yun, Ate Kams. Mom, please, calm down. Nobody was harmed. Oh, maghihintay ka po talaga na masaktan ka bago ka matauhan? And these people, ano ito mga kasabot mong ito? Hindi pa ba sapat ang 2 million? Pinag-interesan niyo pa talaga pati kotse ng anak ko? Sigurado ako, kasama kayo dun sa carnapping, hindi ba? Ma, that's enough! How many times do I have to tell you, hindi nga sila magnanakaw! So, batas talaga ang gusto mong mag-explain sa'yo na hindi sila pamilya ng mga kriminal bago ka maniwala, ha? Fine, fine then, because your day is coming! Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Good. Because you know what, hindi lang pera ang nawala sa kapatid mo. Even his sanity. He got brainwashed by all these people, just like you! You know, I totally understand kung bakit ka nagagalit. Masakit bang makita na yung anak mo nakikitang mabuting tao yung mga taong tinuturing mo bilang kaaway? You know what, Andre? I don't ever want my son to be like you. Ayokong mahawa siya sa katangahan mo. These people, they will be your downfall. Sumama ka sa mga kriminal, kriminal ka na rin. So, magsama-sama kayo sa kulungan. Savior, let's go! Si Xavier, hindi na sana lumala yung galit sa atin ni Lavinia. O tingnan mo nga, oh, hindi tayo titigilan ni Lavinia. Pati nga yung karnapin, binibintang na sa atin. Ano? Isinisisi mo na naman sa akin yan? Nakasalanan ko? O sige na, kasalanan ko na ang lahat. Kasalanan ko na gusto kong umunlad ang pamilya natin. At ang mga pamilya nyo! Tito, wala na po tayong rason para matakot sa pagbabanta ni Lavinia dahil may abogado na tayo. Alam ko ang iniisip mo, Camille. Na mali ako, nakasalanan ko to. Oo na, hindi ako nakinig sa'yo. Magaling ka na, tama ka palagi. Ito may gumagawa ng paraan si Kabin, hindi naman tama ano? Na. Pati ikaw? Ang feeling mo ba, parte ka na ng pamilya to dahil engaged na kayo? Pwede ka namang himasok? Eh, taga muna, Mike. Talagang parte siya ng pamilyang to. Dahil anak ko siya. Eh, yun na nga eh. Anak mo siya.
Kaya simula nang maging parte siya ng buhay na to, doon nagkapatong-patong ang mga problema natin. Ano? Tito Mike, bakit naman biglang si Andre ang sisisiin mo? Ang punot dulo nito ay dahil ang ama niyan ay galit sa'yo. Eh, Mike, ano? Dali. Ang problema dito, ikaw. Ikaw ang punot dulo nito. Uy, nagkasa... gumagawa ako ng paraan. Kumakayod ako. Hindi katulad ng asawa mo. Ano? Petix lang. Wala kang pakialam doon. Nakahilata. Sige, malaman siya. Ha? Totoo naman ah. Lumpan ka. Totoo naman ah. Mga wala kayong utang na loob. At ikaw, Paula, sa tingin mo ba hindi ko alam kung magkano na utang mo sa asawa ko? Dagdag-bayad mo sa kuryente. Pagkulang ang tuition ni Colin. Pantagtag sa grocery mo. Aba, kulang na lang. Pati deodorant mo. Iasa mo sa asawa ko eh. Bakit, Marvy? Di ba pinag-usapan naman natin babayaran ko lahat yun? Nakailang single na rin ako sa'yo, Mars. Ah, ganun. So may listahan ka pala. O, ngayon, ha? Ibawas mo lahat ng utang ko sa'yo dun sa 1,000,000 na naskam mo sa aming lahat. Oo nga, sige. Magkasingilan tayo. Pati kami, lahat ng nilabas niyong pera para sa pamilya namin. Pero isa lang ang isisiguro ko sa inyo, mas malaki pa rin ang utang niyo sa amin. Mas malaki ang utang namin, mga wala naman kayong utang na loob. Sobra na! Papalampasin niyo ba ang gabing to na hindi kayo nagkakaayos? Alam naman kami pang lumapit sa kanilang dalawa, di ba? Tsaka ang kapalampa, lahat pala ng patak nakalista. Pero hahayaan niyo ba na yung pagkakaibigan niyo magkasira-sira ng dahil sa pera? Pero ate, sino ba nagmukhang pera kanina? Uy, huwag ka nang dumagdag. Ito talaga eh. Nakita mo na ba yung mga kaibigan mo? E di, lumabas din yung tunay na kulay nila. May punto naman sila, Mike. Akala ko ba okay na tayo? Paano naging okay, Mike? Naibalik na ba yung perang nawala? Ate, Mamang, nangako kayo. Sabi niyo, makikipagbati kayo kay Tita Marvy at Tito Mike. Pampakalma. Hindi ko ba bawal sa inyo yan? Dati pa to, natago ko lang. Hayaan niyo, kakausapin ko si Tito Mike bukas para naayos na to. Bakit ikaw? Eh, wala ka namang kinalaman sa problema. Tutusin, hindi mo kargo yung galit ng ama mo sa asawa ko.
Cargo ko ho yun. Dahil nanay ko po ang asawa niyo at papakasalan ko po ang anak ninyo. Kaya nagkakamali po si Tito Mike. Dahil pamilya ko na po kayo. At gagawin ko po ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Sige, Tito Victor. Mauna na ho ako. Papang. Papang na lang tawag mo sa akin. Dad, ba't patingin mo, Mami? Mom, ayaw mo ba dito si Dad sa baba? Dad, sorry. Kasalanan din po namin. Kung di po saan namin pumunta doon, di na naoy ang kasasakyan ni Xavier. Wala kayong kasalanan. Ang daddy nyo ang may kasalanan. Ang daddy nyo ang dapat sisihin. And finally, sa walong kumpanyang nakasama sa briefing natin, lima ang pumayag na mag-partner sa One Signal Limited Project. We are actually on our best footing so far, so congratulations sa ating lahat. Yes! Ako na pong magiging merry talaga ang Christmas natin, mga sis. Okay, hindi lang merry, masagana pa. I will make sure of that. Okay, meeting's done. Tapusin na yung decors, tapos pwede na kayong umuwi. Thank you, sir. Kaya, Andre, masakit pa ba yung pasa mo? Sorry, ah. Nadamay ka pa sa problema ng pamilya namin. Okay lang ako. Sorry ulit. Alam ko madami ka nang iniisip dito sa kumpanya, tapos tumagtag pa to. Diba, lagi mong nililinaw sa akin. Pinakasalan kita, pinakasalan ko na rin pamilya mo. At lahat ng pinagdadaanan nila. Pakakasalan mo rin yung mga problema ng pamilya namin. Oo naman, ang sabi sa vow, for better or for worse, hindi naman for convenience lang, di ba? Pero pwede naman convenience lang. Ha? Ano? Walang buwian sa hanapin mo na eh. Bakit ito mo nilalagay yung mga trash niyo? Dinadamay ko na nga sa paglinis ng harapan niyo. Dinadamay din ng mami mo ang mami at daddy ko sa scam. Bakit? Hindi ba? Nag-suffer din naman ng mami at daddy ko ah. As much as your mom and Tita Alvy. Eh di ba nga dapat naman talaga silang mag-suffer kasi nga sila ang dahilan? Sige, daanin mo na naman sa blaming like your mom. Eh sino nga ba dapat ang sisiyen? Ha? Di ba mami at daddy mo naman talaga? How dare you? How dare you? How dare you kapag dyan? Yan! Yung pasosyal-sosyal mo, nakakadagdag sa problema yan eh. Kaya napipilitang rumakit ng kung ano-ano yung tatay mo dahil napaka-spoiled nyo. Hindi naman talaga kayo mayaman, pero kung maka-ask na kayo, akala nyo napakayaman nyo. Ah, kami naman ngayon ni Queen Jorah i-blame mo. Manong-mana ka talaga sa mami mo, no? Lahat dinadaan sa blaming, kaya siguro iniwan siya ng daddy mo. Sinabi ko, you heard me. Huwi mo sinabi mo. Alin sa mga sinabi ko? Ha? Ang dami na kasi eh. Ang yabang mo talaga, ha? Manang-mana ka sa tatay mo, puro kayabangan lang. Ah, ganon? Ano ba? Hindi natin masisisi ang mga bata.
Eh kung tayo nga eh, nagbabangayan eh. Alam niyo kung itutuloy natin to, hindi lang tayo ang tuluyan na masisira. Pati yung pagkakaibigan ng mga bata. Marvs! Ba? Okay na, di ba? Napagpati naman natin yung dalawa eh. Pasensya na dun sa mga nasabi ko kahapon. Wala naman yun, Mars. Mas grabe pa nga yung mga binagaw ko eh. Sorry. Ako din, ha? Sorry. Sige. Basta. Okay na tayo, ha? Tapusin na natin to. Damayan. Hindi sisihan. Kasi di ba pinangako natin? Kahit saan man tayo mapunta, lagi tayong may babalikan sa isa't isa. Okay? Okay. Tingala, tingala! Tingala!